Thing off. Ano ba? Okay, dito ba ako? Okay. Hindi ka pa ata kita. Gov, one meter lang, no? Pakibuhat lang. Sige, Karin, pwede bang lilipat ka sa gitna? Bakit kasi kung nakatay? Lilipat ako sa gitna. Oh, yeah. Okay. Para maganda kwentuhan lang. Para one meter. Eh, sumusunod tayo sa batas. Metro run mo. Okay, sir. Okay, maganda nga po, Pilipinas. Pero rin ang metro din. Metro run natin yan. Okay. Go. Buhay pa yan. Okay, one meter. Oh. Okay, magandang puno. First time ko na lumabas ng channel sa GMA. Pasensya na ho kayo. PTV4 naman to at paglilingkod naman to sa ating mga kababayan. Magandang hapon, hindi ako politiko pero nandito ako para una magtanong bilang isang mamayang Pilipino. Uunahin ko lang si Governor Remulla. No? Governor, nung dumating tong lockdown, nag-open ka ng SM, nag-open ka ng mga malls, and then bigla mong sinara. Bakit naging ganun ang decision mo sa buhay? Nag-issue kasi ako ng quarantine pass para sa lahat ng mga residente. Nung nagpa-investigate ako, yung mga gwardiya ng SM, lahat ng mga mall, ay imbis na i-check yung mga quarantine pass, kahit sino na lang pinapapasok. So, ang nangyari nung Saturday, Sunday na yun, naging parang pasyalan ng buong bayan ng mall at magiging lalaang, sigurado ako tataas ang transmission ng virus. Kaya pinasara ko muna, binigyan ko ng guidelines and after 2 days, binuksan na naman. Which is, I think, yun ang tamang ginagawa. Kasi ang importante, I think, isang protection sa bawat mamamayan. Ang lang yung sinasabi ng politiko, eto, bilang isang mga Pilipino, kayo, nangangako kayo. Kasi nagkakampanya ako dati, puro pangako para sa bayan. Palagay ko, dapat unahin yung mamamayan. Kasi ang mamamayan ang nagpapatakbo ng bayan. Paano mabubuhay isang bayan kung ang mamamayan natin, hindi natin alagaan? Secretary Roque, pwede ba kitang tanungin? Sige, pero mamaya tatanungin din kita. Tanungan tayo. Okay, tanong, go. Okay. Ang tanong ko naman sa'yo, eto, saan papunta ang katulad namin mga Pilipino? Etong tanong ko sa pamahalaan nyo, paano ang mga jeepney drivers na umiiyak na mamalimos, OFWs, yung mga kawawan, isang kahit isang tokang mga Pilipino, paano mabubuhay ito ngayon sa pinagdadaanan natin? Talaga napakasakit po na nangyari sa atin dito sa pandemya ng COVID-19 na hindi po talaga natin inasahan. Pero nakikita nyo po, nagkakapit-bisig po tayo, ginagamit po natin ang kabanang bayan sa ganitong paraan po para matulungan ang lahat na makabangon. Unang-una po, nagbigay po tayo ng mga ayuda dahil alam natin na habang walang hanap buhay, kinakailangan makakain pa rin. At alam natin po, hindi sapat yan. Pero ngayon po, unti-unti na po tayo nagbubukas. Unti-unti na po tayo nagsasabi na taong bayan, kinakailangan po mabuhay tayo na nararian ng COVID-19. Kinakailangan po, ingatan po natin ang kalusugan para tayo po ay makapagbalik hanap buhay. Tama, lagi yan ang sinasabi nyo eh. Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa mga nakakataas sa buhay? Lagi na lang bang gobyerno ang aasahan natin? Marami naman din mga kababayan natin dyan na maluwag sa buhay. Hindi ba pwedeng makiusap ang presidente? Hindi ba pwedeng laging sasigurado puro gobyerno na lang ang sisisihin? Gobyerno na lang ang aasahan? So, meron naman din mga tao dyan. Katulad ko, bilang isang mamayang Pilipino, ako'y pinagpala at ako'y blessed na blessed dahil may programa ako sa GMA 7 na 5 to 6.30 na nakakatulog yung tutuktuin. Nakakadugo ng puso pag nakikita mo yung mga namamalimos sa jeepney driver, doon nakatira. Yung sa OFWs natin, ako ay isang mamamayang na pinagpala na nabanggit ko siya dati na gusto kong tumulong. Opo. Ngayon gusto kong sa sarili kong pinag-ipuna, no? Dahil ako naman po ay may trabaho ngayon at siyempre napakahirap. Gusto kong tumulong una doon sa mga jeepney drivers, no? Okay. Sa tingin ko, itong mga unang kailangan-kailangan. Nakita ko yung sa Maynila, hirap na hirap. Nakita ko yung sa Quezon City. Yung I am willing to give sa akin pong naipon, hindi naman ito pagmamayabang, no? Ito lang ang pwede ko maitulong sa gobyerno kasi hindi naman ako pwede lumapit kay si Mr. President. Sa mahal na Pangulo na, ito bibigay ko, hindi maganda tingnan. Siguro sa inyo na lang, ang bala ko ay magbigay ng 5 million, 5 million ngayon sa araw na ito at handa ako at ibibigay sa mga jeepney drivers na talaga namamalimos na. Hindi ko lang alam kung paano bibigay. Una, Maynila, Quezon City. I think yung mga namamalimos, pinapahanap ko yan. Cavite. Cavite, mayaman yan.
Mayaman sa Sugpuyan at sa Talaba. So, nakalimutan mo, Kuya William, ano, Cavite. Sabi ko, tinanong kita kanina, hay mo, hindi, kaya pa naman namin. Maraming Talaba. Huwag kang magsinuman. Tinanong ko siya, kamusta ang buhay sa Cavite? Kaya pa naman namin. At least, honest, meron akong cheque dito na para alam ng tao, hinanda ko to, 5 million para sa mga jeepney drivers. Ngayon, ito ho, pangako ko. Hindi ito pagbubuhat ang bangko dahil sobrang hong pinagpala ako dahil ang think sa industriya, ako lang naman may trabaho ngayon na live. So, and then, 5 million ngayon. Next month, magbibigay ulit ako ng 5 million para dun sa mga taong talaga nangangailangan. Kung kakayanin kong monthly to, sasabihin ko kay Secretary Harry Roque. Wow, maraming salamat po. No, on behalf of yung mga magbebenepisyo po dito sa donasyon ninyo. Ang sa akin naman po, tatanggapin ko to, pero iti-turn over po natin sa DSWD at sa DOTR. Meron po talaga silang sistema ng ayuda na binibigay sa mga jeepney driver. Sisiguraduhin po natin na ang lahat ng bibigay niyo na 5 billion ngayon makakarating po sa mga jeepney drivers. Kuya Willie, okay. Pwede bang magtanong? Kasi hindi lang naman ikaw may trabaho ng live ngayon. Pati si Harry Roque may trabaho ring live. Saka ikaw din. Saka ikaw din naman. Wala akong live na show. Hindi. Pero live na show. Teka muna. Wala akong commercial sa press briefing. Pinaparapok na tayo. Okay, ano ba? Baka pwede tapatan ni... Walang commercial yun, no? Bigyan nyo ako ng commercial sa press briefing. Pero ang importante, oh, ito pa isa. Sorry, ah. Sa ating mga kababayan, nabasa ko sa yung nangyari sa Beirut. Ito, para pagtutulong ka, lubos-lubos mo na. Yung apat na pamilya po na naulila, I'm willing to give 100,000 each sa mga kababayan natin. Nadudugo ang puso ko sa ating mga kababayan. I'm so blessed. Napakabait ng Panginoon Diyos sa akin. Ako po yung may programa na nagbibigay din ng tulong. Basta hanggat kaya kong tumulong, kasama ko naman ng GMA7 yan, at gagawin ko, yung apat pong pamilyang naulila, kukontakin namin kayo. Kanino ko ba bibigay? Paano ba yun? Makakarating po yan. Bibigay po natin yan sa OWA at OWA po magbibigay. On top dun sa mga benepisyo na binibigay talaga ng OWA, yung 100,000 nyo dun sa apat na nasawi sa Lebanon. Maraming salamat. Ballpen, kasi gusto ko iabot sa kanya. Ballpen. Bilis, okay. Baka magbago ng isip. Oh, hindi, please. Magbago isip. Kayo na ba address yung check? Saan nga ba? Is it cash? Dapat po siguro. Makakarating po ito sa DSWD, DOTR, para po dun sa ayuda. Pero, ilagay nyo na po siguro DOTR para dun sa ayuda dahil sila nagbibigay ng ayuda sa mga jeepney driver. Tapos ang yung 400,000 po na ibibigay nyo, 100,000 each, OWA. Payable to OWA po. OWWA. Parang si Jimmy Santos, OWA? Okay. So, OWA to. Hindi mga OWA. Kababayan, maraming salamat po kay Mr. Willie Revillame. Hindi lang po sa kanyang donasyon, kundi dahil inampun po natin siya. Inampun po kayo. Habang wala po kami. Mga kababayan, nagkakagulo na ho dito. Hindi na alam mga, sa sobrang dami ng problema, mga kababayan, hindi na alam na spokesperson. Inampun po niya kami habang sarado po ang NEB dahil marami po nagkakasakit at marami in isolation. Nakapagpatuloy po tayo ng broadcast dahil po kay Kuya Will the past few weeks. Maraming salamat po. Importante ho yung maintindihan at malaman nyo ang impormasyon galing sa ating pong mahal na Pangulo at sa spokesperson. Ako, sobrang bilib. Pag nakakusap po si Secretary Harry Roque, isang text ko lang, tumatawag ka. Ano matutulong ko, Willie? Ganyan po ang isang Secretary Harry Roque. So, maraming salamat po. Yung check sa sagalan po ng inyong presidente, Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque nagsasabing napakadami pong masamang balita ngayon. Pero mabuting balita po, babangon po tayo dahil tayo po ay mga Pilipino. Mga kababayan, kaya natin yan. Kaya natin yan. Okay? Sa mga kababayan, natutuwa po ito, ha. Kung, Secretary, kung kaya ko bang magbigay next month ulit ng... Sige po. Maraming salamat. Sa'yo. Governor. Yes, sir. Hindi ka ba natatamaan? Nagbibigay ako ng cheque? Ang sweldo ko po, 130,000 a month. Baka hindi ko tumapos. Bibigyan na rin kita ng cheque. Ayaw, nakalangan ko. Hindi po. Maraming pera yan. May binenta ang lupa yan. Alam ko po kung saan yung binenta niya. Paplag ko lang. Mami, ano ma? Mami,